Hello, welcome back and thank you for watching this video. My name is Jake Lagasso and in this video, we'll be talking about how to invest and buy US stocks using the GoTrade app or GoTrade brokerage. So in this video, I'll walk you through how to register sa GoTrade app, how to deposit funds, how to withdraw funds, how to buy and sell stocks, and yung pros and cons ng GoTrade app na to. And of course, my review or honest review about this app. So, let's go! First thing first, what is GoTrade? Ano ba yung GoTrade? GoTrade operates in 150 countries around the world. So, ito yung ginawa nilang app or brokerage para naman makater nila yung mga investor or mga gustong bumili ng US stocks outside the United States. Sa US kasi marami na sila diyan mga gamit na mga brokerage or marami na sila diyan gamit na app pambili ng US stocks. Ngayon, gusto nilang makabili din ng stocks yung mga tao outside the US. So isa na tong GoTrade sa nagawang platform para makabili yung mga tao outside the US. So buti na lang, di ba, merong GoTrade or meron pa yung mga ibang app para pati tayo na nasa Pilipinas is pwedeng makabili ng US stocks. So is GoTrade safe? So dito mismo sa GoTrade account mo, click mo tong profile pic na to, nilagyan na nila dito ng option para masagot yung tanong na yan, kasi yan yung pinakamadalas na natatanong pagdating sa mga gantong bagong app or platform or brokerage. So dito sabi nila, is GoTrade safe? First, who is behind GoTrade? So ito yung mga may-ari, David Grant, the COO. Nandyan din yung, yung credentials niya. And of course, Norman Wanto, the CTO. And Rohit Mulani, the CEO of GoTrade. So nandyan yung mga credentials nila. Ano ba yung mga background nila? Ano yung mga, experience nila para maging credible sila? And then, ito yung isa sa, kasi yung mga kanina, hindi ko naman kilala in person. Pero at least dito kasi, a little more detail would be great. GoTrade is backed by some of the largest investors in the world and has raised over 7 million in capital to date. So familiar sa akin dito yung Y Combinator. Pinapanood ko rin kasi sila sa YouTube. Tapos dun sa mga companies na binibili ko ang stocks and mga companies na inspiration ko, yung Y Combinator madalas sila yung mga nagbaback sa mga company na yon or nag-i-invest sa mga company na yon. So for example, Y Combinator is the largest startup accelerator in the world and has backed companies like Airbnb and Coinbase. So isa sila sa mga rason kung bakit lumaki yung Airbnb and the Coinbase. So dito pa lang, dito ako medyo na-convince kasi doon ako familiar sa Y Combinator. And of course, Local Globe, sa UK-based venture capital firm naman, back Wise and Revolut. Mga popular company rin yung mga yan. And Social Leverage is a US-based venture capital firm that has backed Robinhood and eToro. Kung hindi kayo familiar, yung Robinhood, isa yan sa isa sa mga popular na parang GoTrade din sa US. Yan, Robinhood, sobrang popular niyan doon kasi napaka-convenient and easy to use lang din yan. Tapos pang millennials siya and Gen Z, gustong-gusto ng mga kabataan na ginagamit yung Robinhood. And the eToro naman is another brokerage or platform na pwede kang bumili ng stocks, pero hindi lang sa US stocks, pwede ka rin makabili ng stocks from around the world. So eToro is a sobrang lalaking company niyan. Yung Robinhood na lang sobrang laking company niyan, and the eToro sobrang laking company rin niyan. So etong Social Leverage, sila rin pala yung nagbaback dito sa GoTrade. So dito medyo na-establish na nila yung credentials nila, as for me, personal opinion ko lang. What happens when I open a GoTrade account? When you open an account in GoTrade, you're opening an account with GoTrade Securities and Alpaca Securities. Kapag nag-register ka na pala sa GoTrade, magkakaroon ka na rin automatic ng account sa Alpaca Securities. Alpaca Securities is a US securities broker dealer licensed by the Financial Industry Regulatory Authority in the United States. Tandaan nyo ito, importante ito. Yung Alpaca Securities licensed by the FIRA or Financial Industry Regulatory Authority in the United States. Kapag naka-license ka dyan, sobrang, kumbaga, na-audit ka ng matindi kapag ka ganyan. Itong Alpaca Securities, hindi rin po yan basta-basta. Sobrang laking company niyan and yung reputation niyan is
sobrang ano rin po, sobrang laki or sobrang ganda rin. So yung kagandahan nun, hindi ka lang pala nagre-register sa GoTrade, pati sa Alpaca Securities, automatic registered ka na rin pag gumawa ka ng GoTrade account. So where do my funds go? When you make a deposit in local currency, your funds are sent to Alpaca through a licensed payment service provider in your country. GoTrade does not ever touch your funds. It always stays in the banking network in your name. Ayan, so kapag nag-deposit pala tayo ng pera dito sa GoTrade, napupunta siya sa Alpaca. Ayan, so yung kanina, di ba? Pupunta siya doon. What's the custodian bank? Your custodian bank is BMO Harris. And FDIC insured sila, parang dito sa Pilipinas yung PDIC. FDIC naman sa kanila. Are the shares held in my name? Our clearing broker, Alpaca, will register you as the beneficial owner of your shares. That means you retain ownership rights to your shares. Ito yung ano. Ito yung importante rin to. Kapag bumili ka ng share ng, let's say, Google using GoTrade, yung nabili mong share or nabili mong stocks is maipapangalan yon sa iyo mismo under your name. Hindi yun maipapangalan under GoTrade name. May mga ibang brokerage kasi na kapag bumili, pag dun ka dumaan sa ano nila, sa platform nila, let's say bumili ka ng Google stocks using their platform, ang maipapangalan na may-ari nung stocks, nung Google stocks na nabili mo is yung brokerage company, hindi ikaw mismo. Pero dito sa GoTrade, kapag bumili ka ng let's say Google stocks, may papangalan mismo dun sa record ng Google company mismo, dun sa record nila, may papangalan na ikaw ang nagmamay-ari ng ganito karaming stocks sa kumpanya nila. Na makikita mo dun na yung stocks is registered under your name, not under the broker range or the platform that you use in buying their stocks. What happens if GoTrade goes bust? Let's say, anong worst case scenario pag nawala yung GoTrade? We hope that doesn't happen, but in the event we aren't able to service your account anymore, you will be able to manage your account directly with Alpaca as per existing financial industry regulator, FINRA regulations. Ayan. So worst case, kung nawala yung GoTrade, yung account mo is mamamanage na using the Alpaca. So dun mo na makikita yung mga ano mo, yung mga shares mo, yung mga stocks mo. So parang kumbaga sila yung sasalo. Sila yung safety net. Pag nawala yung GoTrade, ang safety net is yung Alpaca. Ayan. Are my assets safe at Alpaca? Di ba? Kasi sila yung sasalo. Sa kanila mapupunta yung mga stocks mo or yung mga assets mo. Ito na, sinagot na rin nila. Yes, as a licensed broker dealer in the United States, Alpaca is subject to stringent regulatory requirements by the financial FINRA and the SEC, which include keeping your assets safe. So all your cash and securities are held in segregated client accounts. Your account is also insured for, wow, 500,000 pala ito, by the Securities Investor Protection Corporation. So kapag worst case scenario, nawala yung GoTrade, mapupunta yung account mo ngayon sa Alpaca na, tapos yung Alpaca ay nire-regulate or binabantayan ng FINRA and SEC. Ayan yung mga nagre-regulate dun sa US. Tapos, let's say worst case scenario, pati yung Alpaca mawala, your account naman is insured for up to 500,000. So, kung meron kang more than 500,000 na i-deposit sa, or worth of assets under GoTrade or under Alpaca, pero pare silang nawala, ibabalik yun sa'yo ng SIPC or Securities Investor Protection Program. So, eto. Ewan ko lang kung mangyayari ito. Well, this is the worst case scenario, pero kung mangyari man, ito naman yung pinaka-safety net mo na. Tapos, can I see registrations? Ito yung mga registrations ng GoTrade kung gusto mo siyang i-verify. So, lahat ito, mabibin nyo po dito sa, kiklik nyo tong profile pic nyo na yan. Tapos, sa bandang baba, is GoTrade safe? Yan, nandito rin yung mga rules and the legal at kung ano pa, mga general, ano, general FAQs. Now, how to register in GoTrade? Just go to your Apple App Store or Google Play Store. Search nyo lang yung GoTrade. Type nyo lang yun doon and then install. Pag na-install nyo na, i-open nyo na rin yung app. Pag na-open nyo na, ganito yung lalabas. Tap continue with Google. Ayan, so choose your Google account.
And then, ito na yung lalabas. Just enter your name and phone number. Yan, make sure na tama yung mga ilalagay nyo dito. Tama yung contact number, tama yung name. Kasi ang katumbas nito, para kang nagre-register sa banko. Kakailanganin mo itong mga to kapag i-withdraw mo na yung funds mo. Dapat tugma ito dun sa account mo sa banko mo. Yung mga data na nandito, especially the names. And meron din dito yung I have a referral token. Pwede mo yan checkan. Ipoprovide ko ano yung referral token. Lalagay ko sa description. Lalagay ko din sa comment. Or pwede nyo nang i-type mismo to. Referral token is 032704. That's my referral token. May marireceive akong reward from GoTrade pag ginamit nyo yan. At the same time, ikaw din may marireceive ka ding reward pag ginamit mo yan. And then that's it. Katulad nito, meron siyang $2 na free pang-invest niya sa GoTrade kasi ginamit niya yung token number ko. And next is to set your PIN code, again, 4-digit code. Then after that, yung legal name mo naman. Ito, parehas lang din nung full name na nilagay mo kanina, lalagay mo dito. Dapat ito yung mga laman ng mga IDs mo, yung mga pangalan mo sa ID and pangalan mo sa bank account mo. Yun dapat yun nandito. Dapat tugman-tugma siya para hindi ka magka-problema pag i-withdraw mo yung funds mo. Then next, lalagay mo yung birthday mo. Next, what do you do for a living? Kung employed ka, checkan mo yung I'm employed. Tapos, what's the name of the company you work for? Tatype mo dito yung kumpanya mo kung saan ka nagtatrabaho. Ayan. Kung hindi ka naman employed, balik ka lang dun sa kanina. Tignan mo yung mga choices na applicable sa'yo dun. Then after that, tatype mo naman dito yung address ng pinagtatrabahuan mo. Type mo lang din dyan for more details. And then your official job title. Default naman, employee kung employed ka. Then next, ayan, driver's license o postal ID card, tumatanggap na sila. And the voter's ID card. So pwede kang mamili dyan. Passport pwede rin. So yan yung mga options na pwede mong gamitin sa pag-open ng account sa GoTrade. Ito yung mga ID na tinatanggap nila. So ang gagawin mo dyan, pipicturan mo yung front page ng ID mo. And then kapag okay na yung front, pipicturan mo naman yung likod. Kapag okay na yung likod, tap yung yes, it looks good to me. Then dito na, what is the address and the driving license you just uploaded? So dapat magtutugma to. Kung ano yung address mo dun sa ID na pre-present mo sa kanila, dapat yun din ilalagay mo ditong address para hindi magka-problema. Ganun din to, what's the number of the driving license you just uploaded? Yung code nung ID na pre-provide mo, yun ilalagay mo dito. Kung hindi driver's license binigay mo, okay lang din. Basta dapat kung ano yung nandun na data sa ID mo, yun din dapat yung i-fill up mo dito. The next, you gotta take a selfie. Ayan, so magsi-selfie ka. Selfie mo yan. And then, do you want to add a trusted contact to your account? I suggest, yes, lagay ka ng trusted contact mo. Then, tap next. Sa ano na to, sa page na to, pwede mo yan i-review lahat, pwede mo i-check lahat yan. Pero in this tutorial, in this example, checkan na lang natin lahat ng box kasi hindi rin naman applicable sa nagre-register yung mga nandito. So, yan. Checkan mo lahat. And then, swipe up. And that's it. Nakagawa ka na ng GoTrade account. Ganun lang siya kasimple. And then, ito yung itsura na ng dashboard mo. Nung GoTrade account dashboard mo. Okay, so how to deposit funds naman? Kasi in order for you to buy US stocks, kailangan merong laman yung wallet mo dito sa GoTrade. Oh, kailangan. Parang GCash lang siya, di ba? Dapat may laman yung GCash account mo para magamit mo siyang pambili ng kung ano-ano. So, ganun din dito sa GoTrade, para makabili ka ng mga shares or ng mga stocks, kailangan mong kargahan yung wallet mo. So, paano natin makikita yung laman ng wallet? Click, tap nyo yung button na to, itong pa-arrow up na yan. Scroll mo pababa. Makikita mo dyan, under my account, ayan, yung cash na yan, makikita nyo dito, wala siyang laman. Meron siya $0.06 kasi nga, wala nang laman yung wallet ko. Etong equity naman, yan yung value. Yan yung value ng stocks na nabili ko na under GoTrade. Okay, so kung gusto pa natin bumili ng mga shares or ng stocks,
kailangan magkaroon ng laman tong cash na to. Ayan, so yan ang gagawin natin dito. Lalagyan, dedepositohan natin ng fund itong GoTrade. So paano depositohan ng fund? Kiklik nyo tong icon ng dollar na to, tatap mo yan. Tapos dito, meron deposit instantly to GoTrade. Transfer funds instantly to your GoTrade account. So tap mo lang din yan. And then ito yung mga option. Pwede kang mag-deposit through Union Bank, BPI, or GCash. Yung Union Bank lang may fee na 10 pesos, yung BPI naman 12 pesos, and then the GCash is 3%. So ang pinakamura Union Bank, ang pinakamahal GCash. Mahal po yung 3% na yan. So let's say for example, karga natin yung wallet niya using the Union Bank. So magkarga tayo ng funds worth 1,000 pesos. Dito makikita mo na rin kung ilang US dollar yung maikakarga. Kalagay dyan, 1,000 is 8, you will get 18.87 US dollar. Nandito rin yung palitan ng 1 US dollar into 53 into peso. So 1 is equal to 53 pesos. So preview deposit, tatap mo yan. And then pag swipe up mo, swipe up, mare-redirect ka na dun sa Union Bank. Ayan, tingnan na, antayin mo lang to. Ay, hindi pa pala. Dito pala, i-verify mo kung tama ba yung amount na nalagay mo. So, kung tama lahat yun, na-verify mo na, okay, yan yung gusto kong ikarga dito sa GoTrade account ko, tap mo lang to complete payment. Tap mo na yung complete payment, para redirect ka na sa Union Bank website, ilog-in mo lang dito yung website, yung ano mo, yung account mo. Let's say meron ka ng online banking sa Union Bank. Ganun din kapag ka BPI, ha, kailangan meron kang online banking account kasi yun yung ilalagin mo dito. So, login lang natin. Login. So, meron tayo dyang OTP. Yan, pag nalagin mo na, i-authorize mo siya. So, tatap mo kung saang account mo siyang panggagalingan. So, tatap mo ito. And then, authorize. I-authorize mo yung GoTrade na kumuha ng 1,000 pesos dyan sa Union Bank account mo. Then, confirm payment. Yan, you successfully paid, sabi sa text. Payment completed successfully. So, pag successful na, X mo lang yan. Babalik ka na sa GoTrade. So, balikan natin yung kanina, itong arrow button na to. Oops. Ayun, makikita natin yung cash. May nakarga na. May laman na. 18.94 na siya kanina. Zero yan eh. Diba? So, meron na. Kapag may laman na yung cash mo, ibig sabihin niya, may laman na yung wallet mo, pwede ka na ngayon bumili ng stocks. Ayan. So, dito naman tayo sa next. How to buy stocks naman. So, dito sa home, may mga makikita ka na dito, mga nasa wishlist, o kaya minsan mga recommendation. Pero, to search for businesses or companies or stocks, tap mo itong parang magnifying glass na to. Dito, makikita mo na yung mga top movers. Makikita mo rin dito yung mga news. Yan, about sa mga stocks and companies. Makikita mo rin dito yung mga all stocks. Pag tinap mo yan, makikita mo na yun dyan. Balik tayo doon. Makikita mo yung mga tech giants. Yan, mga listahan ng mga company. Pero kung meron kang specific na company na gustong bili ng shares niya or stock niya, dito sa search bar na to, pwede mo siyang i-type. Let's say for example, i-type natin dyan yung Google. Yan, Google. Ayan. So kung gusto mong bumili ng stocks ng Google, itatap mo lang tong trade. Ito pala, itong 2,545, yan yung price ng isang stock ng Google. Yan yung presyo niya. Pero dahil hindi naman ganyan kalaki yung dineposit nating funds, hindi natin mabibili yung isang share or isang stock.
Pero ang kagandahan dito sa GoTrade, pwede kang bumili ng fraction of a share or fraction of a stocks or fractional shares na tinatawag. So hindi mo kailangan, not necessarily dapat meron ka $2,545 para makabili ng shares ng Google. Hindi kailangan yon. At hindi naman papakita ko sa inyo. Yung pipindutin mo lang itong trade. Ayan, trade. So meron kang meron akong 18.94 na available na cash or laman ng wallet. So pwede kong ibili yan. 18.94 worth ng US dollar na yan. Pwede kong ibili ng kung magkano lang din ang katumbas niyan dun sa Google stock. So preview buy. O ayan na siya. 'Di ba? Yung 8.94 ang katumbas noon is 0.00744037 shares. 'Di ba? Kasi kapag kayong 1 share mismo, ang presyo ng 2545. Pero dahil syempre, wala tayong 2545 na laman ng wallet, $18 lang. Kaya mabibili natin 0.0074 shares lang worth of share. So kung okay na 'yan, i-swipe mo lang pataas. Okay na sa'yo yan. Swipe mo lang siya pataas. Then that's it. Sobrang simple. Nakabili na ako ng stocks ng Google. Ay hindi. Buy order receive pa lang siya. So dahil hindi pa open yung US Stocks Exchange ngayon, yung order ko na yon, na-post na yon dun sa US Stock Exchange. So maya-maya kapag ka meron ng... Pag open na yung market, may mga nagbabuy and sell na, most likely, mapapasok na tong order na to or makakabili na ako ng share ng Google. Ayan. Sa ngayon kasi, sarado pala yung market. Tap to unlock bragging rights and back to portfolio tayo. So, balik tayo sa portfolio. Yung kanina, ayan o, naka-pending order siya. Big sabihin kasi niyan, gusto kong bumili ng Google stocks na worth 18.94. Gusto kong bumili. So, dahil gusto kong bumili... Aantayin natin yan na may bumili. Dahil sarado pa yung market, antayin natin na may magbenta ng Google stocks. Pero dahil sarado pa yung market, hindi pa pwede magbenta, hindi pa rin pwede bumili. Kaya naka-pending order pa siya. Pero mamaya kapag nag-open na yung market, ano yan, yung pending orders na yan, kapag kaganyan pa rin yung presyo ng Google stocks mamaya, most likely, ano yan, may magbebenta sa akin ng Google stocks. Pag may nabili ka ng Google stocks, papasok siya dito sa equity mo. Papasok siya. Naman, nabawasan yung cash, naging 0-0 na siya. Tapos, kapag natapos na yung order transaction ko, papasok na siya dyan sa equity. Ayan. So, ang goal natin is pataasin yung equity. Paramihin yan. Kasi yan yung assets mo eh. Andyan yung mga ano, ito yung mga binili mo mga companies. Bumili ako ng share ng Grab, bumili ng share ng NIO, bumili ako ng share ng Vanguard, S&P 500, etc. etc. So, parang ganyan. Ganyan lang kadali. Ganun lang kasimpleng bumili ng stocks. So, let's say itong pending orders, sarado naman yung market, cancel natin. Cancel. Yan. Your order has been canceled dahil hindi pa natatapos yung transaction, pwede pang i-cancel. Naman yung cash, bumalik. 18 ulit. So, tingin tayo ng ibang stocks na bibilhin. Gusto kong bumili ng stocks ng Tesla. For example lang, type ko lang dyan Tesla. Tapos, pipindutin ko yung trade. Makita mo dyan, 824. Pipindutin ko yung trade. Tapos, kung magkano yung laman ng wallet ko, pwede rin kahit hindi yung buong 18, kahit $1 nga lang eh. Kahit $1 lang, kasi papractice ka pa lang, bumili ka ng share ng Tesla na worth $1 lang, preview buy. Swipe up mo. And then, same process, ganun pa rin. Ayan na, buy order receive. O, yan. Kapag kamamaya, pag nag-open na yung ano, yung market, papasok na yung in-order ko na yan. May magbebenta na sa akin yung share ng Tesla. So, madadagdag na rin siya dito sa may positions. Magkakaroon ka na dyan ng Tesla, stocks. Ibig sabihin yan, co-owner na ako ng Tesla kasi shareholder na rin ako ng Tesla. So parang ganun lang siya. Kasimple. So that's how simple and easy kung paano bumili ng stocks using the GoTrade app. Okay, doon naman tayo sa sell. Kasi ang gusto natin mangyari, mabili mo yung share at the low price, tapos maibenta mo siya ng higher price para nga kumita, di ba?
So paano naman siya ibenta? Dito sa my positions, makikita mo dito yung mga company or yung mga share na pagmamay-ari mo, yung mga stocks na pagmamay-ari mo. So for example, itong Grab, para makapagbenta ka ng share mo ng Grab, tap mo lang yung Grab. Tapos trade, pindutin mo itong trade. Imbes na buy, magse-sell ka. Ayan. So sell Grab. So yan yung mga pwede kong i-sell na worth ng Grab ko. So let's say for example, mag-sell ako ng worth ano ba? Pwede mo pala dito piliin din sa taas, it's either order type or teka lang ha. Nagagalaw ko yung screen recorder. Ayan. So dito sa taas, pwede kang mamili ng order type, pwedeng sell in dollars or sell in shares. So pwede nating gamitin, let's say lalo kung nagse-sell ka, mas gusto ko tong sell in shares. So dito sa Grab, meron kasi akong 413 na shares. So let's say gusto kong mag-sell ng kahit one share lang. One share, tap mo yung preview sell and then swipe up. Swipe up. Ayun na. Nakapag-sell na ako ng share ko ng Grab. Ayun, so dati, ayan. Dahil sarado pa ngayong market, nasa pending orders pa rin siya. Yung binay ko na Tesla kanina, sa pending order. Tapos yung sinell ko naman na Grab, nasa pending order. So, pwede mo lang isell yung mga stocks lang na meron ka. Hindi ka pwede mag-sell nang wala ka namang stocks. So, kung ano lang ang meron ka, ano lang yung pagmamayari mo, yun lang yung pwede mong ibenta. Sa buy naman, pwede kang bumili kahit wala ka pa nun. So, para magkaroon ka ng stocks, kailangan mo mag-buy. Tapos, ang isesell mo lang is yung sarili mong stocks. Yan siya. So, ganun lang siya mag-buy and mag-sell ng stocks using the GoTrade app. So, again, ang objective natin is makabili ng mas mura, tapos maibenta siya ng mas mahal. For example, itong Tesla, nabili mo siya ng worth for the price of magkano yung kanina? Itong Grab na lang. So for example, yung Grab, nabili mo siya ng for the price of 3 pesos. Bumili ka ngayon. Ay, $3. Tapos, binay mo siya today. And then bukas, $4 na yung price ng Grab, pwede mo na siyang isell. So, nabili mo ng $3, nabenta mo ng $4, magkano magiging kita mo? Meron kang kita na $1. So, that's how trading works. That's how isa yan sa paraan kung paano kumita sa stock market. Buy low, sell high. So, ganun lang mag-buy and mag-sell ng stocks using the GoTrade app. Then, next naman natin, let's say, okay, Jake, nakabili na ako ng stocks, nabili ko siya ng mababang presyo, tapos naibenta ko siya ng mahal. So, paano ko naman ngayon i-withdraw yung kita ko? Diba? Kasi gusto ko ng makita, maramdaman or magamit yung perang kinita ko naman dito sa pagbabuy and sell ko sa stock market. Okay, paano yun? Pupunta ka dito sa dollar button. Pupunta ka dito sa withdraw from GoTrade. Yan, nakikita nyo yan, withdraw from GoTrade. Tatap mo yan. Tapos pwede mo ditong i-link or i-sync yung bank account mo. Pipindutin mo lang itong add new account. So kung meron kang, makikita nyo dito, nakasync na yung bank account ko. Pero kung gusto mo siyang i-sync yung iba mong bank account, tap mo lang itong add new account, click mo yung, let's say for example, gusto mo i-sync yung BPI. Gusto mo dun mapunta yung kita mo from GoTrade, mapupunta siya sa BPI. Yan, tatap mo lang yan. So, papakita ko sa inyo yung Union Bank ko. Pagka na-sync mo na yung bank account mo dito, ganito na itsura niya. So, okay. Gusto ko nang i-withdraw. Gusto kong i-transfer yung laman ng wallet ko sa GoTrade. Ita-transfer ko sa Union Bank account. Tatap ko lang itong Union Bank na yan. Tapos, tap ko itong send to this account. Ayan. Send to this account. Continue. Nandyan yung mga fees at kung ano pa. Ayan. Let's say meron na akong kinitang $1,000 from the selling. Or $10 from selling, tatap ko lang yung $10 na yan, tapos ipipreview withdraw ko siya. Ayan. Ayan, may mga fees lang. So, basahin nyo na lang yung mga lalabas na fees. Tapos, ayan, makikita nyo, you are withdrawing $10 from your GoTrade account and you will receive yung katumbas niyang peso and then swipe up lang to withdraw.
swipe up, and then request receive. Ayan na, your request has been sent to our clearing broker. We'll notify you as soon as they process it. Madalas, ito, mga nasa 3 business days, ganyan. 3 to 4 business, US business days, bago pumasok yung pera sa bank account mo. Ayan. So, ganun lang. So, and then, nakapending na withdrawal ko. $10. Ang, ngayon, mababawasan na ito, ha. Yung cash. Oh. Mapapansin nyo yung cash, 7.94 na lang. Bakit? Kasi yung $10, i-withdraw ko na eh. Pag nag-sell ka pala, dito rin mapupunta yung income mo sa cash. Kumbaga, mababawasan yung equity mo, madadagdagan yung cash mo kapag nagse-sell ka. Kapag nagbabay ka naman, mababawasan yung cash mo, dito, madadagdagan yung equity mo. Tapos, kung gusto mo nang i-withdraw yung account mo, ang pwede mo lang i-withdraw ay yung amount na nasa cash. Ayan. So, that's how to withdraw your funds naman from GoTrade. So, ganun lang siya. Napakasimple. Ito yung home niya. Ito yung home. Tapos, itong button na to. Dito mo naman makikita yung portfolio mo. Dito mo rin makikita yung ano, yung account mo. Kung ilan yung laman ng cash wallet mo. Ilan yung laman ng equity mo. Mga pending mo. And dito mo rin makikita yung mga companies na nabilhan mo ng stocks. May positions. Tapos, sa button na to. Dito mo naman masi-search yung mga kumpanya na gusto mong bilhin. Pati mga news at kung ano pa, dito mo makikita. Ayan, kung gusto mo nag-explore lang, gusto mo lang i-familiarize or tignan yung mga ano kayo magandang stocks na bilhin, dito ka magtatambay. Ayan, dami niyan. Tapos, itong button na to, itong dollar button na to, dito ka naman pwede mag-deposit ng funds and mag-withdraw ng funds. Dito mo rin makikita yung mga history mo, yung mga activity mo sa GoTrade app. Tapos, etong profile pic na to, pag pinindot mo, dito mo makikita yung mga personal details mo about your security and the general info. Yan, yung mga help and fees, kung magkano, pati yung mga legalities at kung ano-ano pa. So, sobrang simple. Kaya gustong-gusto ko itong GoTrade na to. So, ayan, alam na natin kung paano i-navigate or explore yung GoTrade app. Dito naman na tayo ngayon sa pros and cons pagdating sa GoTrade. Number one pros for me is to be able to buy US stocks kahit nasa Pilipinas ka lang, kahit hindi ka US citizen, pwede ka nang bumili ng US stocks. Dati sobrang hirap kong gawin yan. At hindi yan inaalaw ng mga ibang brokerage dati. Pero ngayon, it's now possible with the comfort na nasa bahay ka lang, naka-cellphone ka lang, mobile app lang yung gamit mo, makakabili ka na ng US stocks, di ba? Ng kahit anytime mo gustuhin. Pwede na. Like dati, sobrang hirap talaga. So, yung number one pros sa akin. Second pros is the vast list of companies sa GoTrade. Ang dami dyan mga listahan or mga kumpanya na pwede mong bili ng kanilang stocks. Tapos, nandyan kasi yung mga major companies like Google, Facebook, Tesla, Disney, ano pa ba, Netflix. Nandyan sila eh. Nandyan sila sa GoTrade. Kaya, sa mga company pa lang na yun, sold ka na eh. So, yun yung para sa akin na isa sa major pros din niya. And then, pinaka nag-catch talaga ng attention ko pagdating sa GoTrade is the very nice and good UI or user interface. Sobrang user-friendly niya, tapos ang light niya sa mata, ang daling intindihin, napaka-simple. Yan yung para sa akin na pinaka pros ng GoTrade pagdating sa mga ibang mga ano ba to, mga brokerage or mga platform kung paano makabili ng mga US stocks. And then pagdating naman sa cons, for me ang cons lang niya is limited lang siya sa US stocks. So hindi ka makakabili ng mga stocks from UK, from Germany, from Japan, or sa mga iba pang bansa. Talagang yung GoTrade is designed for US companies or US stocks lang para bumili. Yun ang isa sa cons niya. And then the other one is hindi siya pang day trader. Hindi siya recommended para dun sa mga day trader, sa mga pro na sa isang araw, sa isang day, pag nagbabay sila ay nagsisell is multiple times, sobrang daming beses. Pagdating kasi sa GoTrade, limited lang kung ilang beses ka pwedeng mag-buy and mag-sell ng stock. So, nililimitahan nila yan. Siyempre, to lower the risk na din ng mga users nila. Kasi madalas, ang gumagamit ng GoTrade is mga beginner.
So, very risky kapag masyadong maraming beses kang nagbabuy and sell within a day only. So, sa GoTrade, may limit yon. Kapag ikaw ay pro trader na, magaling, napakahusay mo ng trader at ayaw mo nang nalilimitahan, I do not recommend GoTrade sa'yo. Kasi nga, may limit sila. Though, sa umpisa, let's say mababa pa lang yung limit mo kung kailan ka, kung ilang beses ka pwedeng mag-buy and sell sa GoTrade. Pero kapag ka lumalaki na yung portfolio mo or yung funds mo, tinataasan din naman nila yung limit mo. So, dadamihan din nila yung limit mo kung ilang beses ka na pwedeng mag-buy and sell within a day only sa GoTrade. And then, the other cons, not sure if this is a cons, syempre, yung GoTrade is still, hindi pa siya ganun katagal katulad ng mga ibang brokerage. So, pwede rin siyang maging cons. It's up to you na lang. Na-discuss naman na natin kanina kung yung GoTrade ba ay safe or not. Kung gaano kataas yung level ng paniniwala mo sa company nila. Yan. So that's the pros and cons for me. And now, let's go for the conclusion and my honest review. For me, GoTrade, I've been using it for more than a year na. Napaka... ano niya, user-friendly talaga. Sobrang convenient niyang gamitin and super satisfied ako sa GoTrade. At daling mag-register, wala akong naging problema pagdating sa pagde-deposit ng funds, wala akong naging problema pagdating sa pag-withdraw ng funds, wala akong naging problema pagdating sa pagbili ko ng mga stocks. And with the companies na nagbaback sa GoTrade and the background niya, ano naman ako, meron akong peace of mind. Hindi ako kinakabahan na, ay baka mamaya, bukas makalawa, mawala na yung GoTrade. So, as for my honest review, if I will rate GoTrade in the scale of 1 to 10, 1 as 10 being the highest, I rate GoTrade number 9. Yan. So, pang 9 ang points ko sa kanila. Almost 10 na. Almost 10 na. Pero, 9 lang tayo, 9. I think yan na rin yata yung pinakamataas ko na nabibigay na rating. So, titingnan din natin sa mga iba pang application or brokerage na ginagamit ko. Kasi kahit pagdating sa mga broker or apps, dinadiversify ko din. Hindi ako gumagamit ng isa lang. Para at least, kung mawala man yung company na to, let's say for example, GoTrade, meron pa akong mga ibang company na ginagamit din ang pambili ng US stocks or European stocks. And sa mga iba pang bansang stocks. Yeah. So that's my honest review. Hopefully, masubukan nyo rin ang GoTrade, masubukan nyo rin mag-buy ng US stocks. It's so fun, sobrang enjoyable, nakakatuwa. Basta, yun lang, lagi kong sinasabi, lagi kong pinapaalala, please do your own research pa rin. And kaya nga ako gumagawa ng mga gantong video para at least ma-familiarize po tayo bago tayo mag-dive or mag-take ng risk sa pagbili ng mga stocks. Ayun lang, I hope you learned something from this video, and kung hindi naman po kalabisan, please like and share this video. At mag-comment na rin po kayo sa baba kung ano naging experience nyo sa GoTrade, kung meron kayong mga questions, at meron kayong gusto rin i-share pagdating dun sa experience o pagdating sa pagbili ng stocks, not necessarily in the US stocks, or baka kahit sa pagbili nyo rin ng mga local stocks dito sa Pilipinas, or sa mga ibang exchange, or sa mga ibang stocks exchange, like Hong Kong, Singapore, or Japan, or Germany, or kung nasan ka man sa mundo. Please share your experience sa comment section sa baba, and please continue to support this channel. Sobrang na-appreciate ko po yun. Thank you so much for watching this video. Bye-bye!